mahigit 10 taon ng kolektor ng handheld gaming console si JR. Certified child at heart sa edad na 36. Dati, problema ko yung naganap ako ng gumagawa kaso walang gumagawa. Parang pinag-aralan ko siya, yun yung inano ko. Parang pinanghawakan ko para din mag-umpisa na mag-kolekta. Ngayon, full-time negosyo na rin niya ang pagtitinda nito. Karamihan dito mga unit at larong inilabas pa noong 1980s. Kasi discover ng mga kaibigan ko na kahit ko sila, dumami na kami ng dumami. Kapagawa sila sa akin, nagtatanungan ng mga koleksyon. Nagsimula siyang magtinda ng second-hand gaming consoles online hanggang sa binuksan niya ito sa publiko. Lagi kasing may mga nanloloko or nang-i-scam. So sabi ko, pagka yung mga buyer saka yung seller nagkakita-kita dito, magtitiwala na siya agad. Kasi para maiwasan namin yung mga scammer. Bida rito ang handheld units, retro video games tulad ng family computer at entertainment system. At samot-saring bala ng mga laro mula first-person shooter games hanggang platform games. Fully equipped si JR. Iba dyan kasi collection ko talaga. Minsan din may mga kaibigan din ako abroad na uuwi. May dala-dala silang na nabili nila doon, ibibenta sa akin. Mga regular customer ko, yung mga kaibigan ko lang din. Yung mga kaibigan nila, nire-repair din. So dumadami. Dapat alam mo na nahihilig tayo sa mga lumang kagamitan hindi dahil sa magiging presyo nito paglaon ng panahon, kundi tila nagbabalik tanaw tayo sa nakaraan. Iba yung mga iba na naghahanap lang ng nostalgia, naghahanap lang ng working na console. Iba din yung mga nag-i-invest. Ang mga mint condition na mga perfectly working, most likely very, very high price sa mga collectors. Not so much sa mga nostalgia seekers. Basta nalaro namin and basta mahawakan namin, happy na kami. Don't worry dahil siguradong gumagana naman daw ang mga ito. Pwede ang unlimited testing bago bilhin. Napakalawak talaga. Kulit pa rin sa budget. Dahil karamihan sa units ay phased out na, si JR na rin ang takbuhan ng gamers para magpa-repair. Yung mga minomodify ko po ma'am, yung mga parang wala nang pag-asa yung LCD. Kung ayaw naman niya nang bilin ng battery, minomod ko din po ng battery mod para sinasaksak na lang parang cellphone. Nagkakahalaga ng 250 pesos ang mga bala ng laro. Maaari namang mabili ng 50,000 pesos ang unit. Depende sa modelo at taon na inilabas sa merkado. Base kami din sa internet or sa US kung magkano ang bentahan doon. Mabubuhay ka na dito sa retro industry talaga. Mabubuhay ka kung tapat ka doon sa mga pagbebentahan mo at tapat ka din sa pagbibili mo. Hindi na nawawala sa atin ang paglalaro. Mapabata o matanda. Physical o video games man yan. Basta't nag-e-enjoy, mapapasabi ka talaga ng GGWP o good game, well played. Ako, si Mark Salazar. Yan ang kwentong dapat alam.